Sa muling pagbubukas ng Kongreso, nabuhay din ang usapin na amyendahan ang saligang batas at ang target ang economic provisions nito. Hanggang noong 1974, patas po ang karapatan ng mga Pilipino at mga dayuhan na magme-ari ng negosyo at mga ari-arian sa Pilipinas dahil sa parity rights. Posible kaya itong manumbalik? Live mula sa Quezon City, my report si Salima Refran. Salima? Jessica, kasabay nga na pagbubukas ng third regular session kahapon, tila iisang himig na inihirit ng pamunuan ng Kongreso at Senado ang charter change. Kaya naman, ang mga panawagan ng mga anti at pro-chacha muli ring nabuhay. Kasabay ng State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino kahapon, binuksan rin ang third regular session ng Kongreso at Senado. Dito, hindi na nag-atubili ang mga mababatas na ilatag ang kanilang legislative agenda para sa taon. Isa na rito ang usapin ng charter change o pag-aamyenda sa saligang batas. What we envision is simply to relieve our people of the rigidity of their constitution by making it more flexible. To do that, we are proposing to grant Congress the delegated power to look at the ratio of Filipino participation as against foreign participation when the need arises. And we have a formula for that which is going to be very simple, and this was discussed with the leadership of the House of Representatives. Pero limitado lang daw ito sa mga economic provisions o mga nilalaman ng konstitusyon ukol sa ekonomiya ng bansa at hindi sa term extension o pagpapahaba ng termino. It is high time that we revisit the economic provisions of the Constitution which to my mind restrict our economic growth and progress. Ang long-time constitutional reform advocate na si Attorney Raul Lambino, na minsan ang isinulong ang pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative, ikinatawa ang pagsusog na ito ng mismo mga mambabatas. Itong mga economic provisions na ito, prinoprotektahan lamang yung interest ng iilang pamilya o iilang makapangyarihan na mga politiko, mga mayayamang Pilipino, na hindi naman talaga tinitignan yung pangkalahatang interes ng nakararaming masang Pilipino. Pero ang grupong bayan, hindi naniniwalang magdudulot ng mabuti sa masang Pilipino ang pag-aamyenda sa economic provisions ng saligang batas. Ang nakakatakot dyan, yung economic provisions talagang magbubukas ng ating ekonomiya sa 100% dayuhang pag-aari. Mga Pilipino nga, hirap na hirap magkaroon ng lupa dito sa ating bansa. Papayagan mo yung 100% foreign ownership. At dahil wala namang sinabi tungkol sa chacha ang Pangulo sa SONA kahapon, hindi tuloy maiwasan ng grupo na magduda. Ang isang pinapangambahan din namin dito, yung sinasabing quid pro quo, no? Kumbaga kapalit ng suporta ng Kongreso sa impeachment ni Corona, baka itong charter change ang hihilingin ng mga mambabatas. Ang palasyo, mabilis sa dumistansya sa isyo ng chacha. The President has spoken a number of times on this particular issue and klaro naman po na hindi po prioridad ng Pangulong Aquino yung pag-amyenda sa saligang batas. Jessica, ang inihirit nga ng Kongreso at Senado na pag-aamyenda sa saligang batas ay limitado lamang daw sa mga provision ng ekonomiya. Sa talumpati kahapon ni Senator Enrile, hangad daw niya ang pagkakaroon o hangad daw nila ang pagkakaroon ng flexibility sa pag-aari ng ilang industriya. Mas naging direkta naman si Speaker Belmonte sa kanyang talumpati. Ayon sa kanya, hangad nilang i-relax sa mga restrictive economic provisions sa saligang batas para magtalaga ng mas malinaw na foreign participation at nationality requirements sa ilang sektor ng ating ekonomiya. Pero sa ngayon, wala pang detalye kung paano ito sasagawa at kung ano-ano to o ano-ano ang mga limitasyon para dito. Jessica? Okay, Salima, dapat liwanagin. No? Ayaw nilang sabihin chacha ito kasi amendments lang naman daw. May provisions lang na gusto nilang baguhin, hindi yung buong Constitution. Tama? Tama ka dyan, Jessica. Yun yung malinaw na sinabi nila kahapon sa Senado at sa Kongreso na ito ay pag-aamyenda lamang sa economic provisions, hindi i-overhaul yung buong Constitution. Jessica? Okay, maraming salamat sa Lima Refran.